me again, my precious rain vlog. So, ito na po yung update, guys. Buo na yung dalawa. Ah, sige, sir. Ipakabit ko sa dyan. Ipakabit. Ato. Ipakabit ko na lang. Sige po. So, ayan, guys. Yung update. Nakabit na. Magkayakap na yung pump at saka yung motor dahil sa Lovejoy. Ito yung kanyang Lovejoy. So, proceed na kami, guys, sa pull-out naman ng 50 horsepower calling power motor. So, ito yung calling tower. Ayan. So, nandyan na sila, guys. Ayan. Akala ko yung ipapapull-out nila, guys, yung nandoon na calling tower, yun, yung sa dulo. Yung pala dito lang sa tabi. Yung takip. Ayun. Yung takip na yan, kabit daw. Ayun. Yan. As usual, si Brandon na naman at saka si Nash. Ang dilim sa loob. Ano yung tsura dyan, guys? So, ayan. Ang dilim. Walang ilaw. Hindi kayo nagdala ng ilaw. Arang yung aking envelope. Malinis ng maintenance, guys. Pero actually, doon kami nagkapit. Oh. Malinis doon. Tinanggalan namin. Pero dito, pinalipat nila. May madumi yung frame. Kaya kailangan daw linisin. Baka mag-inspect daw yung kanilang boss. Tama naman yun. Kaso yun nga lang. Wala kaming dalang basahan. So, hi ka ulit, Nash. Babing na naman sa'yo yung 50 HP. Favorite na favorite ka talaga ni Yun Yun. Kaya si Brandon. Doon sa ilalim. Ililinis nila yung motor na kinabit na. Pero hindi ko nabibidyoan, guys, kasi ang video ko para dito sa calling power. Hindi na namin ikinabit yung ano nun, yung connection, kasi sila yung nagtanggal. Pero actually, kaya naman namin ikabit. Kinakabit talaga namin yon at saka kaya naman. Kaso ayaw lang namin pangialaman kasi nga sila yung nagbaklas. Mas, pagka ganyan, guys, mas mabuti na sila na yung magkabit, mag-connection doon sa linya at saka sa motor. Para yung kasing ka-problema, hindi namin sasagutin. Kasi ano yun eh, sila yung nagbaklas. Pero dapat talaga, kami yung magtatanggal niyan, kami yung magkakabit. Kasi kami ang gumawa ng unit. Pero dahil tinanggal nila, sila magkakabit. Sa alam naman nila yan. Ang dilim. Dilim, guys, wala kayo makita sa loob. Pero actually, masikip sa loob. Wala lang dalang ano. Diyan sila. Tatlo na sila sa loob. Hindi magkasya si Christian. Ang tangkad kasi. As usual, kay Nash na naman yan nakakatoka. Oh, actually, hindi. Si Brandon kasi mayroon nang nakaabang sa kanya na 20 HP na blower motor. Nandun na siya sa site. Napiyo na siya ngayong week na to. So baka Tuesday na yun maumpisahan kasi pupunta sila sa Monday sa isa naming client sa Pasay. May pull out sila, guys, na ano, na 200 HP pump motor. Parang ganyan din yung sa 60 HP. So ang gagawa doon si Nash ulit. Favorite na favorite talaga si Nash.
Mabait sila, guys. Honestly, mabait sila. 100%. Okay silang kasama. Yun nga lang, hindi ko din masisisi kasi pagod nga sila. Trabaho nga. Sa trabaho nga naman talaga na ito. Talaga, sino ba hindi mapapagod? Ako nga na. Ako nga, guys, na nagbibidyo lang. Tagasunod lang sa kanila. Tapos, bibili lang ako ng merienda, kakain. Napapagod din ako sa biyahe. Eh, paano pa kaya sila, diba? So, yun, guys, ang kwento. Akala madali lang, pero talaga napakahirap talaga ng trabaho na to. Kailangan talaga dito ng dedication, lalo na sa pagre-rewind. Kailangan talaga ng dedication ng isang isang electrician. Kasi once na nagkamali ka lang, guys, ng ano niyan, ng bilang, ng wire, basta negarado, sunog ang abutin niyan pagka tinesting mo. Uusok agad yan. So, panibagong gastos na naman yun, guys. Alam nyo naman kung gaano kamahal ngayon ang materyales, ang tanso. Kaya pumipili talaga kami ng tao na i-assign sa isang unit. Lahat naman sila may dedication sa pagre-rewind. Pero talagang nag-i-assign kami na meron kaming i-assign dun sa unit na yun, lalo na kung urgent na urgent. Kagaya niyan, yung kinabit namin ngayon na condenser pump. Ano talaga yan? Rush talaga. Pinull out namin siya ng Saturday. Pero nagawa na siya Tuesday. Ang sabi namin doon, Monday, ginagawa na. Pero actually, Wednesday pa lang siya na start gawin. Kasi nga si Christian, nag-leave nung Sabado to Tuesday. So Wednesday, siya bumalik. Kaya dalawa sila ni Nash na gumawa doon. Kumbaga sa word nila, tumira ng unit. Ayun. Nandun sila, pinipinturahan nila ulit, guys. Nang Lovejoy. So ito, nabaklas na nila, yan. Wala na siyang mga tornilyo. Ayan ang ano, guys, cooling tower para makita nyo ang itsura sa loob. Ayan. May ilaw ka sa kawak. Yan, loob niya. Yung nakaraan na gumagawa kami dito ng 1 month, mahigit pa tayo. Yan ang ginagawa namin, yung mga blower sa loob. Talagang na-stress po ako dun. Ayan. Yan siya, guys. Ang laki niya. Wala na. Takip na. Tanungin ko nga. So, ayun, guys. Kinausap ko yung maintenance kasi yun, takip ng ano, ang cooling tower, bulok na. Alam nyo, guys, kung bakit siya importante yung takip. Kasi nga, yung ano, yung hangin, yung ilisin niya, kasi yung ilisi po niya, yung nagbubuga ng hangin sa likuran, yun po yung magpapalamig sa motor. Importante talaga yung ano, yung takip niya. Yung kagaya nito, guys, nakita ko sa inyo. So, ayan, guys. Nahinto ko muna yung aking video kasi tinura ko ni sir doon sa mga cooling tower na motor na iba kasi pinatingnan niya sa akin yung mga ibang motor. Nasira na yung mga takip. So, kailangan namin mag-supply ng mga takip para sa motor na yan. Saka sa iba. So, yan. Ibinababa na po nila. Medyo nahirapan sila kasi masikip sa loob. Eh. Gumagalaw pa yung ano, e-frame. Ayan. Naipit? Huh? Naipit? Ha? Eh, ipit si kuya, guys. Saan nakakaw? Ay!
mahirap siyang ibaba. Bigat talaga niya, guys. So, yan, guys. Pull out na. Ibababa na lang, guys. So, yun guys, hanggang dito na lang yung aking video. Update ko po kayo pagka na ginagawa na namin siya at saka na-installed. Ay, for installation na ulit. So, hanggang dito na lang muna yung aking vlog, guys. Thank you for watching, guys. Thank you, Lord. Nababa ng maayos. So, yun guys. Nakababa na siya. So, hanggang dito na lang ang aking video, guys. Thank you for watching. So, ayan. Iuwi na namin siya. Update ko na lang po kayo sa aking susunod na vlog. Pag nagawa na po siya. For installation only. Andun pa sa loob si Nash. So, hanggang dito na lang po muna. Thank you for watching, guys.